Magandang araw at Happy New Year sa inyong lahat. And yes, you've read the description right, no? Usapang kwento na naman ng champion pagdating sa League of Legends Wild Rift. And of course, ang i-feature natin is none other than the highly mechanically requiring Lee Sin. Simulan na natin. Kabilang ang lahat ng espiritu ng Ionians na pinaniniwalaan, walang mas pumapantay sa kwento ng Dragon Spirit. Marami ang naniniwala na nire-represent ng Dragon Spirit ang Ruin at ang iba naman ay naniniwalang ito ay simbolo ng Rebirth. Well, wala talagang nakakasigurado. At mas konti pa yung mismong may kayang i-channel ang Dragon Spirit. At among that very very few ay wala nang mas kukumpleto pa kundi kay Lee Sin. Bilang isang bata, dumating si Lee Sin sa Shojin Monastery na kiniklaim na yung Dragon Spirit, napili siya para i-wield yung kapangyarihan nito. Well, nakita rin naman ng mga elder monks, no? Yung liwanag nito, nung Dragon Spirit doon sa bata, pero nasense rin nila yung reckless pride ng batang Lee Sin. At syempre, yung disaster na hatid nito. Although may second thoughts, no? Pinili pa rin nila at kinuha pa rin nila si Lee Sin para maging estudyante nila. At habang yung iba ay umaabante, yung mga elders naman dahil sa pagdududa nila kay Lee Sin, pinapaghugas lang nila ng pinggan at ayun, pinapaglinis lang nila ng sahig. So, ginagawang muchacha lang, no, dun si Lee Sin. Siyempre, naging impatient si Lee Sin, no? Gusto na i-fulfill yung kanyang destiny at huwag sayangin yung oras niya sa paggawa ng kung ano-anong mga bagay. Kaya naman, siya ay nag-sneak doon sa Hidden Archives at doon niya natagpuan yung ancient text na sinasabi kung paano tawagin ang Spirit Realm. At nung nalaman niya na ito, pinagmalaki niya itong skill na to during a combat lesson. At sa kanyang kayabangan at kapabayaan, nakapag-unleash siya ng isang malaking dragon's ridge gamit ang isang sipa, paralyzing yung kanyang instructor mismo. Siyempre, na-consume siya ng shame at ayun, no, binanis siya doon sa monastery because of his arrogance. So, walang no choice yung batang Lee Sin kundi umalis ng mag-isa. Ilang taon ang lumipas at naglakbay si Lee Sin ng malayo sa iba't ibang mga lugar. Ang maganda naman dito ay tinutulungan niya ang kahit sinong nangangailangan ng tulong. Eventually, nakarating siya sa Fairyord kung saan na-meet niya si Udyr, isang wild man, no, na kayang i-channel yung primal beast ng kanyang homeland. Itong so-called na spirit walker na si Udyr, nahihirapan ding kontrolin, no, yung powers na nasa kalooban niya. At doon din napaisip si Lee Sin na kung yung pagkokontrol ba doon sa Dragon Spirit ay posible nga rin ba? And of course, no, sharing a need for spiritual guidance, itong dalawa ay nagkaroon ng bond. Si Lee Sin tsaka si Udyr. At inimbitahan ni Lee Sin si Udyr for a journey back home. Dito nadismaya ang dalawa nung narinig nila na ang empire ng Noxus sinakop at inoccupy ang ayaw niya. At ilang mga monks, no, mula sa iba't ibang mga probinsya ang namatay para lang depensahan ang holy monastery ng Hirana sa taas ng mga mountains. Dito natagpuan ni Lee Sin at ni Udyr ang sarili nila na napapaligiran kung saan yung mga Noxian soldiers ay nakalagpas na, no, doon sa Hirana's Great Hall. At nung tumalon si Udyr para tulungan si Lee Sin sa labanan, si Lee Sin naman ay nag-hesitate, no, nung nakita niya yung kanyang mga former peers at yung mga elders niya na napapaslang, no, sa kamay ng patalim ng kalabat, yung kaalaman ng Hirana, ng Shojin, at kahit yung karamihan ng Ionia's ancient culture ay mawawala na. At syempre, nung wala nang no choice, no, si Lee Sin dito, ay in-invoke niya na yung Dragon Spirit. Kung saan yung Tempest of Flames ay napaligiran si Lee Sin na naglalagablab sa kanyang mga balat at nag-aapoy sa tingin ng kanyang mga mata. Imbued with wild power, ay krinipal niya yung mga invaders ng ilang flurry of breaknecking punches and rapid kicks. Kung saan yung kanyang untamable spirit ay mas lalo lang lumiliwanag at umiinit sa bawat suntok. So, if you actually read on this line, parang binanggit dito lahat ng skills ni Lee Sin, no? Yung cripple, yung flurry, at yung Tempest. At sa huli ay naging victorious yung mga monks. Pero ayun nga, no, yung desperate action ni Lee Sin, yung kanyang sobrang lakas na mga atake ay naiwan ang monastery in ruins. At diba nag-aapo yung kanyang mata dahil doon sa Dragon Spirit. Ayun, hindi na nagbalik yung kanyang vision after nun. So yun yung origins kung bakit din bulag si Lee Sin. Pero at last, no, doon sa kadiliman ng kanyang pagkabulag, naintindihan ni Lee Sin na walang mortal talaga na kayang i-bend yung might na ang Dragon Spirit sa kanilang will completely. Again, yung Dragon Spirit talaga yung isa sa mga
pinakamahirap, if not yung pinakamahirap na spirit na i-tame at i-deal with sa ayaw niya. Syempre malungkot si Lee Sin, no? And with that, no, binound niya ng cloth yung kanyang mga bulag na mga mata at dahan-dahang kinapa ang kanyang daanan patungo doon sa mga mountain paths. At ayun guys, no, kung nag-e-enjoy kayo sa kwento na to, let me inform you na lahat ng aking mga streams ay suportado ng Rivalry. Ngayon, sa mga curious, ano ang Rivalry? Rivalry is an esports betting platform, the best one out there dito sa ating bansa. Napakaraming selection ng games, napakaraming selection ng mga matches, at lagi talaga silang updated sa latest tournaments, no, na available sa esports here in the Philippines and in Southeast Asia. Magdari sa kanila, napakarami nilang events, and of course, napakaraming influencers that is actually very much focused on to gaming at hindi super sellout. They do the best practices na pa responsible din nila pagdating sa kanilang mga campaigns. Of course, if you guys are interested at gusto nyo kaming samahan sa Rivalry, you could use my link on the description of this video at gamitin nyo na rin yung aking code for a 10,000 bonus deposit on your first one. Again guys, no, 18 above lang ang pwede sa Rivalry at hindi ito form ng livelihood or anything na pagkakakitaan. This is for entertainment. So always bet what you can lose and always bet responsibly. Ngayon, back sa ating kwento. So nung pabalik na, no, doon si Lee Sin sa Mountain Pass, pinigilan siya ng mga elders na binanish siya dati. Kasi gets, parang yun na yung last hura ni Lee Sin, eh. Nag super saiyan mode na siya. At in a way, parang pinorsake niya na yung kanyang desire for power. Alam niya, nabulag na nga siya after, di ba? Pero doon nakita ng mga mocks na yung kanilang disgrace pupil is ready na magsimula with a very fresh start. Although hindi nila makalimutan yung kanyang mga nakaraang arrogance, nag-offer yung mga mocks ng absolution. Indeed, yung Dragon's Wrath napaka-deadly niya at unpredictable. Parang alam mo yun, ganaka unpredictable yung Lee Sin kick in-game. Well, totoo yun, no? Pero syempre, yung mga pinaka-humble and worthiest of mortal souls could definitely counter yung fiery nature ng dragon spirit. And in a way, no, direct it from time to time. And gratefully, no, si Lee Sin ay nagstay kasama mga monks para i-rebuild ang kanilang monastery. And pagkatapos matapos yung kanilang trabaho at si Udir naman ay bumalik na sa kanyang home at Freljord, dinevote ni Lee Sin yung kanyang sarili towards enlightenment. Ilang taon lumipas pagkatapos ng gera with Noxus, si Lee Sin ay nagpatuloy na mag-meditate sa kanyang role sa ayaw niya. Knowing na yung kanyang homeland eh hindi lang yon ang kakaharapin pa in the future. Kaya naman, imamaster ni Lee Sin ang kanyang sarili at imamaster niya rin yung dragon spirit within para makarap niya ang kahit sinong kalaban na darating pa. So, ayun, doon nagtatapos ang kwento ni Lee Sin, no? If you think about it, napaka-basic ng kwento ni Lee Sin. Just a boy, mayabang na boy, may something special sa kanya, in his arrogance, nabanish siya, then eventually nagkaroon ng redemption sa kanyang pagtanda. Siguro mga interesting factor at part lang nito ay nakasama nga ni Lee Sin si Udir, and there are finer details on that story, probably mentioned on the story of Udir. Pero siguro ang naaastigan ako dito sa kwentong to is of how it parallels with the gameplay of Lee Sin. If you look at Lee Sin is one of the highest mechanical champion, no, pagdating sa League of Legends. Ang taas ng demand niya, pero hindi pwedeng go ka lang ng go or action ka lang ng action. The more arrogant you are pagdating sa gameplay mo sa Lee Sin, the more na mas mapapanish ka at pwede pa kang mapahamak yung teammates mo kasi initiate ka ng initiate ng alanganin. But if you are more calm, if you are more controlled, then a champion, no, a really gifted champion, no, tulad ni Lee Sin could really be mastered by you, at ayun ang ginawa ng napakarami. They put in the work, the patience, and of course, the calmness and confidence, no, para talaga maintindihan ng mabuti si Lee Sin. Kasi pinakamasulit mo talaga si Lee Sin kapag pinapansin mo yung bawat timers niya at yung bawat laro niya talaga. Yung timing niya yung sobrang importante. Mula sa auto-attack at yung kanyang napakaraming skillset. Anyway, nagkwento na ako tungkol sa mechanics at guides sa laro. Halos wala na sa lore. Pero what I'm saying is that it is very, very parallel. Lagi naman ito sinasabi ni Lee Sin, if you master yourself, you master the enemy. So it's really all about the theme here pagdating sa kwento niya. Anyway guys, sana nag-enjoy at may natutunan kayo sa panonood ng video na to. Like if you like the video, subscribe to support the channel. Let me know in the comment section what do you think of this video ng kwento ni Lee Sin at ano pang mga future videos na gusto nyo mapanood dito sa ating channel. I am Shinbu with a 1 for an I, and as always, lahat kayong gamers, mabuhay!